Hi, what's up guys? So nung last time habang nagbabrowse ako sa TikTok, may napanood po ako dong video kung saan winawanit niya yung mga kalaban niya gamit yung Leslie. And alam ko naman po guys na masakit si Leslie lalo na kapag full build. Hindi ko lang sure guys kung totoo nga ba talaga yun. Kasi medyo skeptical ako to be honest. Kasi guys, alam nyo naman po, sa TikTok minsan may gumagawa ng mga content sa creation cam at dinadagdagan lang po nila yung damage. So hindi natin sigurado kung totoo nga ba talaga yun. Pero ngayon guys, for today's video, gagayain po natin siya yung exact same build at yung emblem na gamit niya. At titignan natin guys kung mawawanit din na din yung mga kalaban, lalo na sa late game kapag full build na po tayo. So tingnan natin guys kung ano mangyayari for today's video at sabay nating alamin at samahan nyo guys. So wala nang paalinlangan pa, maglaro na po tayo gamit yung Leslie na one hit build marksman. Pero bago tayo magsimula guys, bibili muna natin tong cheer gunner skin ni Leslie worth 699 diamond. Pero para mabili ito, magre-recharge muna tayo ng diamonds dito sa Kokod P, kung saan makakabili kayo ng diamond sa mas murang halaga kumpara sa normal na bilian ng ML. Just click the link in my pinned comment para mapunta sa website nila. Ilagay ang iyong server at user ID. Bilhin ang package na gusto mong bilhin, bibili natin tong 570 pesos worth na package at babayaran ko siya through GCash. And once the payment is done, i-restart lang natin yung ML natin at nandun agad yung diamonds natin na napakabilis lang. So ayan, nabili na natin yung skin ni Leslie. Okay guys, so nag-start na po yung ating game and ang makakatapat po natin sa ating lane, sa bottom lane, sa god lane ay ang Moskov. So isa rin po yun sa mga isang masasakit na marksman lalo na sa ngayong meta. Yun yung favorite ko. So ewan ko kung kakayanin natin siya pero ako naman to eh. So gagalingan na lang natin, no? At ang emblem na gamit po natin mga kaibigan ay Weapon Master para mas madagdag yung damage natin sa item natin. So madadagdagan kasi siya ng 15% eh kapag ginamit natin yung Weapon Master. And to be honest guys, ginagamit ko rin talaga si Leslie. And sa early game, galing po mana. Galing mo po mana idol ah. Lam na alam nyo naman, doon ako pero hindi. Baka chamba lang. So guys, to be honest, hindi ko alam kung masakit si Leslie sa early game. Talagang mahina siya early game para sa akin eh. Para sa akin legit, mahina siya sa early game compare sa mga meta na marksman ngayon. Nice one. Sige, getirahin natin. Getirahin natin. Sige, magtirahan tao yo. Anong ginagawa dito ng ano, ba't siya nandito? Tara, tara. Anong ginagawa nila? Anong ginagawa nila? Bakit sila nasa bot lane? Hindi ko maintindihan kung bakit nasa bot lane, tol. Yung Esmeralda, ano yun? Anong ginagawa niya? Bot ba yun? Ba't ganun, guys? Can't complain kasi nevertheless, napatay natin sila. At mas mapapaaga yung early game natin yan kasi 1 minute pa lang, guys, at nakapatay na tayo ng 3. Ewan ko kung anong ginagawa ng Esmeralda dun. Bakit ganun? May AFK sa kalaban nila? Pero yari kayo sa akin. Kasi ngayon, napataba niyo ako ng early game. Kasi kapag napag-build agad ako ng items, talaga mapapaaga yung late game natin. Ewan ko kung bakit ganyan. Yung mga kalaban natin, bakit nandiyan yung Esmeralda? Ay mali, nag-second ako agad. Nice one. Pag naputukan ko pa ng isang bala yon si ano, Moskov, pwede na nating ultimate. Tapos mapapatay na natin siya. Huwag lang tayo mapana dito ni Selena. Pag napana ko ni Selena dito guys, bye bye na talaga. Patay. Nice one. Grabe, napakagulo talaga na nangyayari dito sa bottom lane guys. Grabe, kinuwawa na natin yung kalaman at 2 minutes pa lang mga kaibigan, na-build na natin agad yung unang item natin na Berserker's Fury guys. Napakaganda po nito guys sa Leslie. Kasi guys, yung mga passive ni Leslie guys, ayun o, kapag meron siyang bilog na ganyan, automatic yan, naka-critical agad. Bagay na bagay talaga yung passive ni Berserker's Fury na 40% plus critical damage. So dadagdagan niya yung critical ko every time na mag-skill ako ng first ko or ng second ko, diba? Or ng passive ko. Pag natamaan ko yan isang beses, patay na yan. Ah, paano namatay yun? Tawa yun, na-reason pa. Pero okay lang. Okay guys, so hanapin natin si Moskov. Patay ka na! Nice! Anong ginagawa ng kalaban? Ba't ganito sila maglaro? Patay na yan! Gagaling ng kasama. Gagaling yun, laro mga kalaban, guys. 3 minutes pa lang, 7 kills na tayo. So yun, mapapaaga ata. Late game natin, mas grabe, tinan mo. 3 minutes pa lang, godlike na ako. Oh my god, mga tol. Bakit sila ganyan maglaro? Ganyan ba guys, kapag naglalaro ng madaling araw, talagang sabog na yung mga kalaban nyo, no? Kaya maganda talaga maglaro ng madaling araw eh. Kasi sabog yung mga kalaban nyo eh. Mga antok na, di pa kasi natulog. Pero wait lang, medyo delikado na yan mga kaibigan. Sige. Kaso nga lang hahalangan niya. Sayang, sayang. Pero dito mapapatay natin tong Alucard. So grabe guys, durog na natin tong bot lane. Hanapin na lang natin kung nasan yung mga to. Uy, kapul ako. Naku, naku, medyo masakit. Patay na to, patay na to, patay na to. Patay ka na, wala ka nang kawala. Nice one. Legendary na ba tayo? So grabe, napakalupit guys. 5 minutes pa lang, legendary na tayo. Grabe, dinurog natin yung mga kalaban. Ewan ko kung bakit ganun yung mga laro nila mga kaibigan. Pero ayan na natin. Wala eh, mga bayo trash talking. Wala, mga inaantok lang siguro yung mga kalaban natin kaya ganyan. At ayan, natalbugan pa ni Kufra. Ayo, kailangan din natin purihin yung Kufra natin guys. Kasi kung wala yung Kufra at hindi niya tayo sinasamahan, siguro hindi natin mapapatay agad yung mga kalaban natin. So maraming salamat sa iyo Kufra. Nice one, dominating na talaga tayo sa laro na to. At talaga makikita natin talaga kung ma-one hit natin kalaban. So try natin guys. Okay, palagyan natin. Hindi na ako may ilang pumalag kasi napakasakit na ng damage natin ngayon. Patay na yan si Braxy.
Tinamaan ako dito ng Selena, napakasakit niya. Double kill na. Sige, sige, sunod ko pa yan. Oh, ang greedy ko doon, grabe, na ito nyo yun. Pero okay lang guys, so 6 minutes na nakakalipas and 12 kills na po tayo agad. Ang next build natin mga kaibigan ay BOD. So targetin natin within 8 minutes, mabuild na natin siya. So para magawa yun, kailangan natin mag-farm lang na mas mabilis pa. So try natin mag-bot lane. Oops, 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 oops. Okay, patayin natin to. Patay na yan. Kala ko di ko pa napindot yung ultimate eh. Nice one. So ngayon, kinakawawa nila yung bot lane ko. Uy, wag nyo patayin si Kufra. Grabe naman ko yung Kufra. Mouse ko. Grabe yung Selena guys ah. Patay. Daway lang. Umawa lang. Uy, naku. Masisipa ako. Nice one. Buti naligtas ako. Kala ko mapapatay ako dun ah. So malapit na natin guys mabuild yung BOD. So tama yung calculation ko guys, na 8 minutes mabibuild natin yung BOD. Bibuild na natin kapag napatay natin tong minion na to. Ayan, nice one. O diba guys, napakabilis lang, 8 minutes nabuild na po natin yung BOD. Pero guys, ang next build natin Heptasis. Hindi to masyado ginagamit. Nice one. Double kill. Grabe ha. Kinabahan ako dun ha. Kung nice na ako guys ni Moskov sa bato, patay ata ako dun. One hit yan. Grabe, naitan nyo yun. Panis, one hit. Grabe, grabe. Sight na Leslie par. Sige, sige, tara, try natin isa pa. So, one hit yan. Alright, grabe, dinaplisan na eh, no? Dinaplisan ng balay. Lugi. Lugi talaga. One hit eh. Oh? Oh, two hits. Pare ko. Ano yun? Tinan mo guys, ha. One hit natin to Moskov. Namo, one hit. Nabuild na natin guys yung Heptasis. So medyo mas magiging masakit pa yung first damage natin. Pero pag yun, tinan mo guys, masakit yan. Tinan mo, one hit natin to. One hit. Diba, grabe guys. Try nga natin guys maka 30 kills. Kasi dito guys 9 minutes pa lang, naka 21 kills na tayo. Try natin 30 kills pa kung kaya. Uy, gagi, na-stun ako. Oh my goodness, yun lang. Yun lang ang problema natin doon, mga kaibigan ko, pag na-stun tayo. Kasi guys, most of the time guys, ang itatry kong i-build dito sa pangapat na item ko ay yung Wind of Nature para makounter natin yung mga marksman or mga physical attack na heroes. Kaso nga, tinatry kasi natin na full damage item. So medyo magiging risky yun. So fourth item talaga most of the time, Rose Gold Meteor or yung Wind Chant na ano, Wind of Nature, ganyan. Pero hindi tayo mag-ganon mag-build kasi nga tatry nga natin yung one hit build eh, no? Ito yung guys, yung one hit build ko. Berserkers, Endless, BOD, Trade of Heptasis, tapos Malefic. Ngayon guys, try natin kuha tayo na red buff. Para mas masakit, palawalo. Try natin yung one hit talaga na literal. Pero guys, one hitin na natin yan. Makulit ka. Two hits eh, hindi natin ma-one hit guys eh. Siguro yung Selena, kaya ko ma-one hit yun eh. Lalo na pag naka-inspire din tayo siguro. One hit yung Moskov, naitan nyo yun? Grabe. Okay, wag muna. Papa 40 kills tayo. Try natin pag tripan pa yung kalaban. Try natin guys yung one hit build natin. Okay guys, so para mas lalo natin makita yung build natin, try natin guys, bebenta ko yung boots ko. Tapos bibuildan ko pa na isa pang BOD. Para talagang one hit build na talaga guys. Kaso nga lang 700 pa lang pera ko. So mag-iipon pa ako ng konti pa. Grabe. Hindi siya one hit eh. Two hits eh. Tinry ko sana mag one hit eh sa Moskov. Pinikaran ko. Kaso hindi. Pero kapag nabenta natin tong boots natin, tapos isa pang BOD, baka nga one hit na. Ito, one hit to. Okay, hintayin lang natin talaga guys yung BOD natin. Tapos ma-one-hit na natin yun. Hi guys! I've recently been collecting cards at Tonjitsuko and have successfully swapped them for loot. Have you guys been playing the Tonjitsuko card event lately too? Yes. I started the Tonjitsuko card collection campaign as per your video last week, but I haven't managed to swap it for loads yet. Do you have any other ways to get more Gastars? That way I can swap loads sooner to buy the ML props I want. I found that there is a shiny collection in the card collection event. You can open the treasure box every day after entering a total of 12 levels. Each level to choose one of 5. You can select the reward to accumulate the pool. You can exit the game at any time and take away the pool. Very interesting. Open the golden wild card will have a chance to get Gastar reward. Is every level option a bonus? If you are unlucky, you can select the bomb, which will lose all the rewards in the pool. But we can choose the paid revive area to collect the reward we get. Wow, this is too exciting. I got 10 Gastars through this shiny collection.
And with the Gistar rewards I got from other events in the collection, I managed to exchange it for 100 load to buy the new ML skin. Look, how is my ML skin? It looks great, and it's the ML skin I want the most. I'm going to play the Shiny Collection event later to get my own level reward. Then click the download link in my description section. Grabe. Grabe, 2 hit! Grabe, guys! Wait lang, konti na lang, guys. Mabibuild na natin yung BOD. 700 na lang. Ayan na, guys. Mabibuild na natin yung BOD. Okay, wala na tayong boots. 2 BOD, 1 crit, 1 endless. Grabe, napaka-sight na nito, par. Kaya na natin talaga mang 1 hit dito. Abangan lang natin, guys. Ayan. Hindi, bawas na eh. Dali natin yung di pa bawas. Grabe! Ang sakit, guys! Oo, oh, naman yung mga kalwabo na 1 win. Pero bigyan pa natin ng highlights pa. Huwag natin muna tapusin. 1 hitin pa natin. Dali natin yung Moskov. Gusto ko i-1 hit yung Moskov. Lumabas ka. 1 hit! Pero yung kalaban na yun na lumabas ng base. Grabe, 1 hit yung Moskov. Nakita niyo yun! Hindi ako yung Moskov. Hindi ba pwede ma-1 hit dyan yung Alucard? Hindi ko medyo makunat eh. Mukhang nagkamali. 1 hit. 1 hit, Joe. Mukhang nagkamali. Vanitelena. Ah, aray. Ah, aray. Bago yung boss ko. Bona kasi ng kalaban. Hindi ako early game eh. Mga baliw eh. Grabe ilan na kills natin doon. 34. Oh my goodness, guys. Grabe, napakasight na Leslie, guys. Nice game.